Sa pagpasok ng taong 2020, agad na ginulantang ng malakas na pagsabog ng Bulkang Taal ang mga residente sa Tagaytay, Cavite at Batangas. Itinaas sa Alert Level 4 ang bulkan na indikasyon ng mapaminsalang pagsabog. Nagbuga ito ng makapal na abo at kita sa bunganga ang naglalagablab na lava. Sa tindi ng pagsabog, halos umabot pa sa ilang lugar sa Metro Manila ang ibinugang abo. Kinailangan ding suspindihin ang ilang biyahe ng mga eroplano sa NAIA dahil sa visibility problem. Sinabayan pa ito ng mga pag-ulan kaya naman nabalot na makapal na putik ang mga bahay. Mga sasakyan at maging ang mga tao na nagsilikas, 39 ang nasawi sa trahedya. May mga hayop din na namatay matapos na matabunan ng mainit na abo na ibinuga ng bulkan. Problemado ang mga residente dahil marami sa kanilang mga ari-arian ang nasira at kasama ring nabaon ang kanilang mga hanap buhay, pati na ang mga trabahong nakaasa sa turismo sa Tagaytay. Makalipas ang 11 buwan, unti-unti na rin nakabangon ang ating mga kababayan na naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Taal. Agosto ngayong taon ang niyanig ng malakas na lindol ang probinsya ng Masbate. Sa lakas ng magnitude 6.6 na lindol, 2 tao ang namatay at halos 200 ang naitalang sugatan. Gumuho ang mga establishmento at maraming bahay ang nawasak sa lakas ng pag-uga ng lupa at nagkabitak-bitak rin ang mga kalsada. Sa gitna ng pandemya dahil sa COVID-19, hindi rin nakaligtas ang Pilipinas sa mapaminsalang mga bagyo na nanalasa sa malaking bahagi ng Bicol Region, Quezon at Marinduque. Naperwisyo rin ang mga taga-Cagayan, Pampanga at Bulacan, bunsod ng malawakang pagbaha. October 2020 nang pumasok sa Pilipinas ang bagyong Quinta na tumama sa Mindoro at Batangas. Damay rin ang ilang mga bayan sa Quezon at Bicol. 22 ang nasawi at milyong halaga ng ari-arian ang sinira ng bagyong Quinta. Sinundan nito ng Super Typhoon Rolly na isa sa pinakamalakas na bagyo na naitala sa kasaysayan ng buong mundo. Sinalanta nito ang malaking bahagi ng Bicol Region kung saan itinaas ang Storm Signal No. 5 at napuruhan ng albay lalo na ang isla ng Catanduanes. Sa tindi ng mga pag-ulan at lakas ng hangin na dala nito, umagos ang lahar mula sa bulkang Mayon kaya't maraming bahay at pananimang natabunan. Nawasak ng bagyong Rolly ang 90% ng isla ng Catanduanes kung saan maraming bahay ang nagiba, nagbagsakan ang mga poste ng kuryente at nasira ang linya ng komunikasyon. Naging malaking hamon sa pamahalaan ng rescue at relief operations dahil sa tindi ng pinsala na iniwan ng super typhoon. Nagpasaklolo ang milyong mga residente dahil marami sa kanila ang walang naisalba maliban na ang kanilang sarili. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 25 ang iniwang casualty ng bagyong Rolly habang pumalo sa mahigit 14 bilyong piso ang nasira sa infrastruktura at agrikultura. Ngunit hindi pa man nakakabawi sa bangungot na sinapit, isa pang mapaminsalang bagyo ang pumasok sa bansa na nagpalubog sa buong Marikina at maraming bayan sa lalawigan ng Rizal. Ayon sa mga eksperto, nalagpasan ng bagyong Ulysses ang ulan na ibinuhos noon ng bagyong Undoy na isa rin sa matinding sakuna na nanalasa noon sa Pilipinas. Maraming mga residente ang nagpasaklolo dahil sa taas ng baha na halos umabot na sa bubungan ng mga bahay. Umapaw ang ilog at maraming bahay at sasakyan ang nalubog sa baha, habang marami rin ang nawalan ng tirahan. At bago pa man lubusang lumabas ng Pilipinas, muling nagparamdam ang bagyong Ulysses sa Cagayan at Isabela. Sa tindi ng mga pag-ulan, napilitan ang Magat Dam na magpakawala ng tubig na lalong nagpalala sa sitwasyon kaya't marami ang nagulat at hindi inasahan ang malawakang pagbaha. Maraming pananimang napinsala ng pagbaha habang nawasak rin ang bahay ng ilan sa ating mga kababayan sa Cagayan dahil sa landslide.
Dahil sa pangyayari, muling naungkat ang talamak na problema sa illegal logging at mining na pangunahing dahilan kaya't nasisira ang kalikasan na pamigil sana ng ganitong mga kalamidad. Isinisisi rin ang nangyaring trahedya sa umano'y kapabayaan ng National Irrigation Administration na siyang nangangasiwa sa Magat Dam. Pero giit ng NIA, hindi sila nagkulang sa pag-aabiso sa mga kinauukulan at ginawa lamang ang tama upang maiwasan na sumabog ang dam na lubhang mas delikado. Dahil sa mga naranasang kalamidad, muling nabuhay ang panukalang bumuo ng Department of Disaster Resilience na tututok sa paghahanda at pagtugon sa epekto nito. Subalit, hati naman ang pananaw ng mga mambabatas ukol dito. Sa kabila ng matitinding kalamidad na dumating ngayong taon, minsan pang namayani ang diwa ng bayanihan sa mga Pilipino, ang espiritu ng pagdadamayan at pagtutulungan sa isa't isa. Nananatiling matatag anumang sakuna o hamon ang dumating sa ating buhay. Joanano para sa Repaso 2020.